Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang magdeklarang Estados Unidos sa sakupin na ng China ang Pilipinas base sa balitang kumakalat. Dalawang China research vessel ang nakitang tinatawid daw ang Philippine rice sa picture na inilabas ng US analyst Ray Powell. February 26 pa daw na magsimulang umalis sa China itong dalawang Chinese research vessel, pero huli na ng kanila itong maispatan. Pinasok na pala nito ang Luzon Strait, kaya malaking paghihinala talaga. Pinag-aaralan daw sa Kupin Batanis ng China, nagbabala ang US sa Vietnam rice papasukin ng China. Dalawang Chinese research vessel ang namataan sa Philippine rice. In isang social media post, sinabi ng American maritime expert na si Ray Powell na ang mga barko ng China ay namataan sa bahagi ng northeast corner ng Philippine rice. Base sa satellite image, nagmula raw sa Guangzhou sa China ang mga barko noong Pebrero 26 at dumaan sa Luzon Strait sa pagitan ng Vasco Batanias at iba pang mga isla sa labas ng Luzon. Pangamba pa ni Ambassador Romualdez, mas nakakatakot daw dito ang China kumpara sa Taiwan Strait, dahil mas imposible daw silang basta sakupin ng China kumpara sa WPS. Kaya kung di madadaan sa diplomasya, ay mayiging paghandaan daw sa West Philippine Sea ang gera, dahil papasukin niyan ng China. Hindi raw ang issue sa Taiwan, kundi ang issue sa West Philippine Sea ang maaaring pagmula ng gulo sa Southeast Asia, ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Kakaalarma ang tensyon ng Pilipinas at China. Tila hindi raw kasi bibitawan ng China ang pag-aangkin sa mga teritoryo sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kumpara kasi sa issue ng China at Taiwan, hindi naman daw basta-basta sasakupin ng China ang bansa. Para kay Ambassador Romualdez, diplomasya pa rin ang pinakamagandang paraan para maayos ang tensyon ng Pilipinas at ng China. Babala pa ng isang kongresista, hindi tayo dapat manahimik talaga dito sa panggigipit sa atin ng China. Kasunod ng sinabi ni BBM, lumalala ang intensyong gustong sakupin na tayo ng China. Kaya kung hindi uubra diplomatic protest sa China, ay mapipilitan talaga kalimutan ng diplomasya. Nagkakaroon naman ng diplomatic protest because while baka we, some might view, wala naman nangyayari sa diplomatic protest na yan, because in fact, by this time siguro we have already made baka ang dami ng diplomatic protest, and wala pa rin talaga action. No? But in the meantime, that's what we can do. We have to show to the world that we are not relinquishing our claim. Just pray na magkaroon talaga ng diplomatic talks. Siguro yun ang pinaka, with these incursions, to me it's bullying. Eh, kinansiguro panahon na ng diplomasya. Diplomasya, uusapan siguro with the Chinese government. Pero pwelta ni Colonel Padilla, hindi na tayo titigil pa dito sa ginagawa sa Batanes na walang tigil ang pagpapatrolya bilang pagpapakita sa China. Seryoso si BBM sa Batanes kahit pa umatake doon barko ng China. Kaya Philippine Navy nang pinadala, hindi makukuha ng China ang Batanes. Wasak pag inabutan sila doon nagpapatrolya. We are conducting patrols and the Navy is always there at any one time. So hindi natitigil yun. When one vessel docks, the another vessel comes in, or at any one time sabay din sila. So there's really nothing new with the patrols that we conduct. Ma'am, follow-up ng ma'am, yung Batanes ba pinag-iisipan na po? May confirmation na magiging sites for the next balikatan? Tinitingnan natin lahat ng possible sites, no? So of course, we're looking at all strategic sites within the Philippines, and Batanes is one strategic site also that we're looking into, but the plans are still in the finalization stages, so we cannot confirm as of this time kung ano talaga yung magiging pinaka-final. But of course, any possibility, iniikutan siya. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.